pagka nararamdaman mong maingay, makalansing na yung makina mo, patunap mo na. Bakit mahalaga ang tune-up, Kuya Jo? Mahalaga yan, kasi yung konsumo ng gasolina, yan, yung ingay, kalansing ng makina, ganyan. What's up, Mototots? Ngayon, mag-change oil tayo kasi 500 km na. Na-break-in na natin ang ating Rouser 135. Ang init. Ayan, kasama ni si Kuya Jo TV. What's up? Ayan, 500 km na. Diba ito yung ginawa natin dito sa TSK shop? So, re-reset na natin siya. Ayan, 0-0. Next is 1,000 km. Sabi ni Kuya Jo, 60-80 na natakbuhan nun, ah. Oo, tama yun. Yun. Shout out to Punoy. Tapos meron tayong sprocket ngayon. Palitan natin. 1542. Tingnan natin kung mas gagaang yung takbo. Dapat lagi rin kayo nagpapalit ng oil filter. Mura lang naman oil filter, eh. Kesa masira yung mga makina mo. So yan, change oil muna natin. Tapos, pwede na natin takbo ng 60-80. After nun, Kuya Jo, ano na? Walwala na! Pops, pag mag-change oil kayo, lagi nyong bubugahan ang hangin para mas lumabas yung mga oil na madumi. Yan. Ang tune-up ng Rouser 135 is 0.4 and 0.6. Yan. By Kuya Jo TV. Yan. Trusted mechanic ng mga Kawasaki, mga Pops. So, saan nyo tayong makinig. Then, follow nyo rin siya sa ano niya, YouTube niya, Jo TV. Marami rin kayo matututunan dyan. Tune-up na natin, ha. So mga paps, ang pag bago mo yung tune-up, alamin mo na yung timing mark bago mo galaw itong mga intake tsaka exhaust. So ang tune-up natin is 0.4 and 0.6. 0.4 and 0.6. Intake yan, Kuya Jo? Intake is 0.4. Ito yung ginagamit ni Kuya Jo pang ano to, pang adjust ng bulb. Ito yung isa, 9. Na yung nasukat, pang rocker arm. So medyo may kahirapan pala talaga mag-tune-up, mga paps. Ayan, parang siya na. Ha? Dito pala siya. Dapat yung pagkapasok ng filler gauge, hindi masyadong masikip, hindi masyadong maluwag. Dapat yung swak pa rin siya magkabila nakakalabas. Ayan, ayan, ayan. Yun, o. Bila. Kay laban, o. Oh. Ayan, walang kukurap. Oh, parang humihigpit pa rin yung hatak mo. Pero masikip. Tama kayo. So, yun na po mga paps. Sigpitan na po natin. Ganyan po ang paghigpit, ha. With matching bulb ng ano. Tapos ito na tayo sa exhaust, mga paps. Bali yun nga, sabi sa inyo, 0.4 ang intake, 0.6 ang exhaust. Sa mga nagtatanong na Rouser 135, ano to, stock, ha? Stock 135 to. Tama kaya dyan, no? Yes. Yeah, subscribe nyo rin siya, kaya Jo TV. Ano yan, certified mechanic ng Kawasaki. Isa siya sa mga 6 mechanic dito sa TSK shop, mga paps, sinusukat ulit. 0.6 na po yung filler gauge na yan. Same as doon lang din sa kabila, dapat. Di masyado masikip, di masyado maluwag. Mararamdaman, mapifeel niyo yan, mga paps, pag kayo nag-tune-up. Kung mahigpit o sobrang luwag. Dapat pagpasok mo, medyo ano, nahihila mo siya pero masikip.
Kasi may times na masikip, hindi mo na mahila. May times naman na mabilis mo mahila, sobrang luwag naman. Ah. Kaya ang possible, iingay yung kuya Joe, no? Yes, oo. Oh. Higpit na po. After it tune up, ihigpit nyo na po. Ate, kung nagbago. Tapos check natin. Pag-check ng timing dito. Pero pwede rin doon sa kabilang magnito. Yes. Yan. Paano yun, Gedyo? Gitna dapat na ito? Oo. Itong guwit na to. Yung guwit na to. Ito. Dito. Ay. Ano? Ah, okay. Ito, ito mga paps yung palatandaan sa timing. Ito. May kasamang U. Ito magkabila, wala yan. Kumbaga ito yung sa gitna ng timing. So, ayan mga paps. Ayan, sinecheck ulit ni Gedyo para double check kung tama ba yung pagkakasuka ng exhaust natin. 0.6, 0.4 mga paps ha. Oo, oh, shoutout kay yan. Hey buddy. Bakit mahalaga ang tune-up kuya Jo? Mahalaga yan. Kasi yung consumo ng gasolina, yan, yung ingay, kalansing ng makina, ganyan. So pag mali pala yung pagka-tune up, Jojo, maingay talaga? Oo, pagka sobrang luwag, pag lumuluwag talaga siya sa katagalan. Mm. Pero kapag maluwag yung tune up, yan, maingay, kalansing. Possible ilan ang, ano kayo, ang pag-tune up dapat yan, ilang years? Basta may marinig lang maingay. Ang standard ay 6,000 km. Every 6,000 km, tune up siya. Ah, tune up na. Okay, Jo. Pero pag sobrang ingay, possible tune up din. Oo, tune up din. So, depende naman. Kapag ka nararamdaman mong maingay, makalansing na yung makina mo, pa-tune up mo na. Pag nararamdaman mong matakaw na sa gasolina, pa-tune up mo na yun. Ano ba ang ano, Jo? Rouser 135. Ilan ang kilometer per liter dapat na yun? Nag-a-average siya mga 34. 34? Yeah, kilometer per liter. Mas titipid pa yun, pwede pa tumipid. Oo, pwede pa, pwede pa. Actually, yung 50 pesos mo, pwede umabot ng tatlong araw yan na hindi na uubos. Wow. Basta hindi mo lang gagamitin yung motor mo. Saan ka na, Jo TV? Salamat kayo, Jo. Madalasan nagiging issue ng Rouser 135, yung cup kasi plastic to. So ito, higpitan nyo to. Bili na lang kayo sa hardware kung anong meron na pwedeng pakipit. Meron yan, para hindi to matapon. Sinasabi namin yan. Para pang higpit dito, nandito matagas. Okay? Ayan, shout out. Fitbit. Saka yun. DSK Shop. So mga paps, next video ko ito. Itong carb. Pero barador natin, bumili tayo ng kit. Ayan. Ayan, shout out sa kanya. Support! Ayan, kung gusto nyo bumili na ito, dito sa DSK meron na ito. Carburetor kit, Rouser 135. Pops, ang pag-change oil natin. Ito yung twist na ginagawa ko. Tikman mo muna yan, bago isalin. Tikman mo. Tikman mo muna, bago isalin. Top 1, 2050. Pag 1 liter yung motor, 800 ml na ito. Pama ba di? Ito. 800 ml mga Pops. Ng top 1, 2050. Ang twist ko dito mga Pops, top 1 din yung ilalagay natin na 200 ml. Tawag naman sa top 1 na yun is additive, yung kulay red. Makikita nyo sa screen, wala akong picture dito eh. Papap ko na lang dyan. So nilipat ko na siya dito, 200 ml lang nito. Pag nilipat nyo dapat meron kayong sukatan. Isukatan yan kada 200, or mas maganda may 200 ml talaga kayo. So lalagay na natin 200 ml. Yan, 200 ml. May matitira lang na 100 ml. Ano ko dimisa? Ano? Eh. Ano niyan? Sige. Na siguro 'yan, 200 ml na paps. Natin paps 'yung tunog pag na-tune up na. Yung timing, di pa na. Ano 'yung tunog niya mga paps nung na-tune up tsaka na-change na natin. So umangat pa lang 'yung oil niyan. Hmm.
Magiging smooth yung takbo nyo sa tapon na ginawa. Try nyo rin. 100 km na natin siya. So, tune up. Tune up na rin natin. Yan yung kagaya Diyo. Tapos, ayun. 1,000 km naman ang gagawin natin next. Yung mga chicks mechanic. Tapos 1,300 yung black. 270 ang sisi na pula. May sinasabi siya eh. Ano ang sinasabi mo? Sige! Pag naka-Rouser 135 daw kayo, 135 yung motor nyo, tapos naka-block kayo 135, ilan na yung total? 270 na po sir, sisi yung motor nyo. 270 nga. Ganyan kagaling dito mga mekaniko sa TSK. Shoutout sa TSK. Alam ko na lang yun na 1,000 cc.